Ano nga po yung kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na, certain qualifications, certain qualifications, defined qualifications para sa'yo. So ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for 77, for the past 77 years, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan, samantalang pag kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit. But anyway, sige, meron pala ako isang tanong, ano? Sorry. Sa BOI, nandito man taga BOI, Board of Investment, meron ba? Yes, Mr. Chair. Kanina ko pa gustong tanongin ito, nakakalimutan ko lang. Ayon kay Mr. Francisco, Mr. Elmer Francisco, nagbigay kayo ng 9 billion, tig 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Right? Is that an accurate statement? Yes, okay. Mr. Chair. And then tuloy ko. Tapos, hindi sila nakapag-comply. You follow me? Tama pa rin? Hindi sila pag-comply. Yes or no lang? Per our information, two were able to enroll in the program. And, kaya, in short, hindi sila nakapag-comply. They complied, Your Honor. They complied. Nakapag-comply sila. However, nung humingi si Mr. Francisco sa BOI para sa programa na binibigay nyo sa mga foreign manufacturers, diniklay nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign investors, foreign manufacturers. And yet, yung mga local, ayaw nyo pagbigyan. Bakit? Corruption ba itong pinag-uusapan natin dito? Mr. Chair, per the IRR of EO 182 or the CARS program, a separate MC must be issued providing for a period within which to apply for enrollment in the program. No, sir. Yung mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaboran. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako, may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Yun yun eh. Kaya palagi nyo pinapaboran itong mga foreign manufacturers tulad ng China at Russia because malakas magbigay ng kickback mga to. Yun lang yun, sir. Mr. Francisco, gusto kayo sabihin, sir? Yes, Mr. Chairman, salamat po. Yan po yung tinatawag ng CARS program na noon pa po, nakikipagpulong kami, pabalik-balik ako sa opisina ni ASEC Mulong Manlapig na head ng CARS program. Tinatanong ko, di ba, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo ng 9 billion, dalawang foreign manufacturers? So 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Paulit-ulit ang abe doon. Tinatanong ko, wala akong makuhang sagot. Wala akong makuhang sagot, bakit? Bakit ayaw nyo ibigay sa local manufacturers? Hindi ko naman inaangkin yun. Ako nga, totoo lang, hindi naman ako humihingi ng ayuda galing sa gobyerno. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep, ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung foreign manufacturers, binigyan nyo? Kami hindi. Si Mr. Sarao, nandito, binigyan ka ba ng 9 billion? 9 pesos? Wala rin. Walang binigay sa amin ni piso. Hinihingi namin yon. Ngayon, nung after nung first na na nandito tayo na nag-hearing, nagkaroon ng consultation. Kumontak sa akin si Yusek Aldaba ng DTI. So, para magkaroon ng usapan. Diba? So, ang hinihingi namin ngayon is, like, for example, localization ng parts and components. Para lahat ng components, dito natin gagawin sa ating ating economic zone na ginagawa sa Camarines Norte. So, yun yung hinihingi natin, localization ng parts. Pwede ba kaming mabigyan ng BOI? Nang hindi kami humingi ng higit pa dun, pero yung katulad lang na binigay nyo sa foreign manufacturers, pwede bang maibigay nyo sa local manufacturers? Yun ang tanong natin. Okay, BOI, ang sinasabi niya para maging maiksi tayo, kung nabigyan niyo ng pabor ang mga foreign manufacturers, bakit hindi niyo bigyan ng pabor ang mga local manufacturers? Pwede Chair, ba maibigyan niyo isang slot sa kanila? Mr. Chair, yung CARS program has its own requirements for qualification under the program. But under the CREATE Act and under the MVDP, they may qualify for registration and avail of the incentives. They may qualify. So, Mr. Francisco, you are qualified.
they may qualify. So kung qualified sila, ba't di mo ibigyan, bigay sa kanila isang slot, yung 9 billion? Meron pala kayo naibigyan ng 18 billion sa foreign manufacturers. I'm referring to the CREATE Act and the MVDP. Anong Cleaner Act? Anong Cleaner Act? Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, which provides for incentives for qualified enterprises. So this is different from the CARS program, Mr. Chair. Anong Clean Air Act na sinasabi niyo po, Mr. Buluran? CREATE Act po, Mr. Chair. Trade? CREATE, short for Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or RA 11534. Okay. So under this law po, those activities that fall under the Strategic Investment Priority Plan may qualify for registration and avail of incentives under the CREATE Act po. Okay. Hindi pa kayo nag-avail, Mr. Francisco? Wala pa silang ganon, Mr. Chairman. Mm. Nung last na consultation namin, last week lang yon with DTI, BOI, UNIDO, CAA, GEF, as requested by USEC Aldaba ng DTI, wala pa silang ganon. So, ang latest pa sa ngayon, yung previous is yung CARS program na hindi kami isinali. Hindi kami sinali. So, yun lang. Yung dalawang foreign manufacturers lang Mr. Buluran, ang inalaw nila. So, ngayon, wala pa silang bago. Oh, Mr. Buluran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Mr. Chair, under the CARS program, there are certain qualifications. Ano nga po yung... Kanina ka pa paulit-ulit, makulit ka na. Certain qualifications. Define qualifications para sa'yo. So, ibig mong sabihin, hindi qualified itong mga local manufacturers natin na for the past 77 years, silang gumagawa ng mga jeepney. Firstly, Mr. Chair, they were... Tapos, sabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. And yet, they're qualified. At itong mga local manufacturers natin, they are not. Kaya nga hindi sila pinaburan, hindi sila pinakinggan. Come on, Mr. Buluran. Mr. Chair, let me first provide a background on what happened in the case of Francisco under the CARS program. This information was actually, we actually got this from the project management office which previously administered the CARS program. Sir, pakidiretso na sir, pakiiksa, gutom na ako. Bakit hindi nyo pinaburan ang local manufacturers natin at ang pinaburan nyo ay yung mga foreign manufacturers? Pakisagot lang po diretso. Mr. Chair, bakit po? According to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Jeez. Mr. Francisco. Hindi totoo yun. Napakalaking kalokohan nun. Kaya nga, parati ako nakikipag-meeting sa pamunuan ng CARS program. Kasi haba-habang problema na yan sa BOI. So, sa tagal namin, napakahaba na ng history namin, ilang palit-palit na ng mga tao sa BOI. Eh, simula 1990s pa lang, iniipit na kami ng BOI. So, what can we expect? Diba? Alam mo, Mr. Buluran, napaka-flimsy, shallow yung binigay mong reason kung bakit hindi sila qualified because they didn't beat the deadline. They weren't able to file their application on time. Paulit-ulit nga sila nagpag-coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Baka they don't meet the qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan po si Eddie? Kailan niyo po? Eddie, ikaw. Kasabihan sa kanto, kalye. Yun sir, yun eh. Hindi, kanina, sorry sir ah. Palaging pinapaboran ang mga foreigners, foreign investors, foreign manufacturers, kaysa sa local. Although lang akong, I'm not against sa mga foreign investors. Pero dapat nasa tama lang. In this case, dito sa Jeepney Modernization Program, pinapaboran yung mga foreign manufacturers because merong kickback. Kita mo, 2.4 million pagkamahal-mahal na sasakyan. Samantalang pag si Mr. Francisco, magkano kung sakali yung inyong jeep na gagawin? Yung tunay na jeepney natin, 1,997,000. Kaya humihingi kami ng ganyang incentive galing sa gobyerno para mas lalo pa natin mapababa yung presyo. Yung 1,997 na yun, bababa pa yun ng mga 30-40%. When we localize all of the components. Meron tayong capabilities. Hindi na natin kailangan i-prove yun. Lumabas ka lang dito, makikita mo yung mga orange na tumatakbo dyan ng mga Pinoy. Kami may gawa nun. Simula 1970s, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So ang kailangan lang namin ay, kung hindi kami tutulungan ng gobyerno, ay huwag lang kayo magpabigat. Yun lang hinihilig namin. Pero kung makakatulong kayo sa amin, mas makakabuti yan para sa mga operators natin. Kasi bababa ng husto yung presyo, marami tayong mabibigyan ng trabaho ng mga kapwa natin Pilipino. Yun ang pinakamahalaga dito. Kaysa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nagkakaroon ng trabaho, yung kita, dun pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin.
It's our chance to modernize and to industrialize na tinatawag. Yun yung pinakamahalaga dito. So, kami, noon hindi kami humingi ng pera. Pero binigyan nyo yung foreign manufacturers. Dapat, bigyan nyo rin kami, yung local manufacturers. Hindi lang para sa akin, pati si Mr. Sarao. Nandito, 77 years na kaming gumagawa. Tapos tatanungin nyo kami kung nagka-qualify kami. Di ba? Parang hindi natin ma-connect eh. Walang connection. Qualification, dapat nga, ang ano nga, nung nag-consultation kami nila Yusek Ortega, yung sa bagong COC, nag-request ako, dapat meron tayong grandfather clause. Ano yung grandfather clause? Dapat merong konting incentives yung mga 50 years or older na gumagawa ng mga sasakyan na ibang ano yung certain requirements dapat i-waive na eh. Parang hiningan mo yung Filipino citizen ng birth certificate. Parang ganon. So ba't mo kami hiningan ng mga requirements na iba na hindi naman kailangan? So ang nire-request ko noon kay ano kay Yusek Ortega, o susunod kami doon sa PNS. Bigyan mo kami ng COC pero i-accept mo na kami doon sa requirements na ano na mutin academic. Kasi ang tagal-tagal na namin gumagawa ng mga sasakyan, then sasabihin mo hindi kami nagka-qualify. Sigurado ako kung sumasakay ka ng public transportation, nakasakay ka sa isa sa mga gawa namin. Or mas marami pa. Kasi lumingon ka kaliwat-kanan, ang daming gawa ng Francisco Motors. Kaya, yes, always. Tapos hindi kami nag-qualify. Yeah. Mr. Buloran, nakaka-insulto nga naman na sila yung gumagawa ng mga jeepney natin dito. Sila nakaka-intindi kung paano gawin yung traditional jeepney natin. And yet, sila ang ayon yung suportahan. Ang susuportahan nyo, foreign manufacturers na gagayahin yung jeepney natin. Na they will come up with the jeepney na yun ang gagamitin natin dito. So, in short, parang lukuhan sir eh. Lukuhan. Papaboran yung local versus sa... papaboran yung foreign versus sa local. Samantalang itong local, pagkatagal-tagal na ginagawa yung... paggawa ng jeep. Anyway, this is what I want you to do, Mr. Buloran, makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa CARS program, BOI CARS program. I want you to give them priority over these foreign manufacturers. Dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-buleche, tatamaan kayo sa amin, dito Senado. I'll make sure of that. We're always open for a meeting with Mr. Francisco. Exactly. From now on, closely coordinated, magkipag-usap kayo. Ayoko na marinig na hindi nyo sila pinapansin. Ang pinapansin nyo, palagi yung foreign manufacturers. At huwag nyo na insultuhin kami, huwag nyo kami insultuhin sa Senado na kaya hindi sila isama dahil they weren't able to beat the deadline. Hindi sila kapagpasa ng application. Bullshit. That's horseshit. Huwag natin maglokohan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang dahilan kung bakit pinapaboran yung foreigners, foreign manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit kasi may corruption. Okay?